Si Jocelyn ay anak ng doktora. Marami nang napaanak ang mami niya at bawat sanggol ay may litrato sa album nito. Isang picture ng baby boy ang talagang crush na crush ni Jocelyn. Pero nang mamit niya ito, naganap ng binata na dismasaya siya. Ito ay di tulad ng inosenteng sanggol. Isang lalaking suplado, arugante at pintasero. Kasi naging mortal pa silang magkaaway nang napakialaman niyang ipublish sa pinagsusulat ang magazine ang baby picture ng lalaki na nakalabas ang lahat dahil walang kasaplot-saplot sa katawan. Nagsimula ang gulo nang makita ng publiko ang baby picture ni Colton na litawang bird. Bagong dating sa Maynila si Jocelyn mula sa assignment niya sa Baguio. Tatlong araw din siyang nasa siyudad ng Pino bilang staffer ng The Sweet Life Magazine, isang babasahing lingguhan. Si Jocelyn ang tagasulat ng mga feature articles sa naturang magazine. Masiglang sinalubong siya ng kanyang mami, si Dr. Lucia Almaris, isang kilalang OB-GYN na silang sub ng Pasig. Ang ibinilin ko sa iyong strawberry, meron ba Jocelyn? Hinalika ng doktora ang anak na dalaga. Nasa harap sila ng malaking bahay ng pamilya sa eksklusibong Malayan Executive Village. Nakapark sa na paikot na driver ng ulawak na bakuran ang sariling kotse ng dalaga, isang silver gray Vectra. Siyempre naman, di ko nalimutan ang strawberries ng mami. Ikaw pa, love na love yata kita. Yumakap sa ina, si Jocelyn, naglalambing. I miss you. Hindi ka ba naman nagkaroon ng problema sa daan? Baka nagpaharurot ka naman sa North Expressway. Just the right speed, mami. 90, 100, 110 kph. Naku, napakabilis na yun, anak. Next time talaga, sasama na ako sa'yo sa mga out-of-town na assignments mo. Ginisihan lang ni Jocelyn ang pag-aalala ng ina. Sanay na siyang parang laging binibaby ng butihing magulang. Lalo pa nga mulang mamatay ang kanyang daddy 3 years ago. Si Dr. Lucia Almaris na lang ang tumindi at pag-take care sa kanya. Sa bagay, normal lang ito sa kaso nila ng kanyang mami. Si Jocelyn kasi ang only child ni Dr. Almaris para tuloy may sense of insecurity ang may edad ng manggagamot. May natatanging libangan si Jocelyn kapag ganitong nagre-relax sa bahay after several days of work. Sila ng mami niya ay uupo sa isang cozy living room, mag-i-engine sit sa rug, magkukukot ng restless peanuts at magdadaldala ng anything under the sun. Pero sa pagitan nito ay sinisingit ni Jocelyn ang peculiar way, habi niya, ang pagtingin sa larawan ng babies na 2-3 months old. Matiyagang nai-album ni Dr. Almaris ang mga larawan ng mga sanggol na kanyang pinalabas sa mundo bilang obstetrician. Wow, mami, mahigit 200 babies na pala ang nasa album na to. Pero para sa akin, ikaw pa rin ang pinaka-cute na baby sa lahat ng nariyan. Napangiti si Jocelyn. Siyempre, you love your own. Nakatingin ang ina sa album na hawak ni Jocelyn. Tingnan mo ang itsura mo rito, anak. Di ba ikaw naman talaga ang cutest? I'm in my birthday suit. Talok na talok. Buti na lang nakadapa. You have the perfect smile, iha. Ako ang kumuha niyan. You were barely 3 months old then. Isang larawan ang gustong-gustong tingnan ni Jocelyn. Mami, ano na kaya ang itsura ngayon nitong baby boy na to? Ang cute-cute niya, labas pa ang bird. Pinasag Dr. Almaris ang pangalan ng sanggol na lalaki. Colton Salvador. Yeah, I remember him. Anak ito ng isang magaling na teacher na public school na takot manganap dahil kailangan isa-sarian sex trip. Ito ang firstborn ni Mrs. T. Salvador. Pero wala na akong balita sa kanila, anak. Baka nag-abroad na ang buong pamilya. And probably ay binata na rin ang Colton nito kundi man ay may asawa na, ha, mami? Siguro, ewan, for all you know, baka wala na pala siya sa ating mundo. You know what I mean. Mami naman, how morbid can you get? Bakit naman iisipin yung namatay ng pagkakakit na batang to, no? Mahina akong sumagot ang doktora. Ang sabi ko'y baka, hindi ko tiniyak. Alam mo naman ang buhay ng tao. Very unpredictable. Narito ka ngayon, wala ka na bukas. Realidad iyon, anak. Walang babala kung dumating ang kamatayan. Napalunok si Jocelyn. Ibahin na nga ho natin ang topic, mami. Ano ho ang ulam? Ako, puro paborito mo, uya. Lain, boneless na bangus. Sinapaw na okra, pork chop at red rice. Meron din palang nilagang baka. Biglang ginupo ang dalagang journalist. Kain na ho tayo, mami. Sure tayo na. Pero kikis ko muna ako dito kay baby. Colton Salvador. Ang cute talaga. Pakis na rin sa bird. Natawa ang doktora. Pilya. Mami, curious talaga akong mamits. Si Colton Salvador. Nasaan na kaya siya? Kakain ba tayo o tayo ba ay kakain? Kunwari ay sinimungutan ni Dr. Almaris ang dalaga. Napangbungis niya si Jocelyn. Sanay na siya sa ganong tanong ng ina. Inakbayan niya ang magulang. Kakain na po. Pero hanggang sa pagkain ay sinisingit ni Jocelyn ang tungkol
kay Colton Salvador. Siguro ang pogi-pogoy niya. Oh, I really want to meet him. Kayin mo itong okra anak, sariwang-sariwa. And maybe he's a perfect gentleman, parang yung mga crush kong Hollywood actors na very authoritative kung magsalita. Kumuha ka pa ng nilaga, Jocelyn. Choice cut ito. Mami naman eh, you don't take me seriously. Paano naman anak, para ka nang na-obsess kay Colton Salvador na yun. Paano kung iyan pala hindi man lang nakatapos ng college? Baka nag-drop out at naging irresponsabling member ng lipunan. Or maybe he's a successful person na mami. A good lawyer. Maybe an artist. Baka engineer o kaya ay architect. Or probably a priest. Mami naman. Biro lang. Sige na nga, sana'y magkita kayo ni Colton na yun para lalo kang sumigla. Parang nagdilang ang hesi Doktora Almaris. Akalain ba ni Jocelyn na eksaktong 2 weeks mo lang pag-usapan nilang mga babies sa album na nagtago po ang landas nila ni Colton Salvador? Kino-cover noon ni Jocelyn ang malaking affair sa Asiana Intercontinental Hotel. Gabi yun ang parangal sa 10 babae at lalaki na nag-excel sa kanikaniyang field of endeavor para sa kasalukuyang taon. Si Colton Salvador ang awardee para sa most promising agriculturist. Guwapo ang lalaki, maganda ang tindi, may dating ang personalidad. Tiniyak ni Jocelyn na ito nga ang sanggol na nasa album, hindi ka pangalan lang. Nagawa niyang tanungin ang lalaking habang ito ay pababa ng stage, pabalik sa upuan nito. Are you the son of Mrs. Tessie Salvador, the teacher? Saglit siyang tinignan ng lalaki. Walang kangiti-ngiti. Yes, why? Do you know my mother? Not really. Nailang si Jocelyn. Masyadong formal si Colton ito. Napakalamig ang pakikitungo sa kanya. Kumunot ang noon ng lalaki. Listen, miss. Siguro ay nabala mo na ako. No, if you'll excuse me. Bago pa nakapagsalita si Jocelyn, ay nakalayo na ang lalaki. Payapa na ito nagbalik sa nakatalagang upuan. Ang alam ni Jocelyn ay pinamulahan siya ng mukha sa labis na pagkapahiya sa kausap. Hindi ba alam ng lalaking ito na ako ay journalist at kaya ako nagtatanong ay kailangan sa trabaho ko. Pero alam naman ni Jocelyn na half-truth lang ang kanyang sinabi sa sarili. Ang kalahati yung pang-truth ay may interes siyang alamin kung ito nga ba si Colton Salvador. So what kung siya nga si Colton Salvador? Napakabastos pala niya at walang modo at awardee pa man din. Ngit-ngit na ngit-ngit ang dalaga. Nais na nga masira ang gabi niya sa okasyong iyon. Naroon pa naman siya para may feature ang naturang awards net sa kanilang magazine. Ang iba pang award ay nakausap naman niya. Nahinga na rin ang mga backgrounder. Unlike kay Colton Salvador, naging very cooperative sa kanyang ambush interview ang mga pinaranglang babae at lalaki. Ang nangyari tuloy kulang ang data nitong call kay Colton Salvador. At napansin agad yun ng kanyang editor sa The Sweet Life magazine nang isabit na niya ang feature article. Jocelyn, hindi pwede ito. Dapat ka pang mag-gather ng additional information tungkol dito kay Colton Salvador. Para naman siyang inapi kung ganitong kakarampot ang mababasa sa kanya. While his other co-awardees are fully featured. Ang editor, si Miss Jackie Jimenez, ay edad-apat na po at malawak na ang karanasan sa pamamahayag. Nagsikap mga matruyan si Jocelyn. Miss Jimenez, ang problema ho, ay very aloof ang Colton Salvador na ito. May pagkasuplado ho, kaya di ko nakunan ang hustong detalye. Umiling-iling ang editor. Not good enough reason, Jocelyn. Dapat at sinakan sa iba't ibang lalaki at iba't ibang taong ini-interview mo. Hindi pwedeng katwira na suplado o aloof ang taong nais nating i-feature, kaya kapiraso lang ang nalathala. Paano na lang kung maraming suplado ang mag-encounter na hindi nabibenta ang ating magazine? Natameme si Jocelyn. Paano nga ba nibibigyan ng valid na katwira ng kakulangan niya ng impormasyon tungkol kay Colton Salvador? Listen, Jocelyn. I want you to go back to work. Colton Salvador, have a lengthy interview with him and do it fast para umabot ka sa deadline, okay? Oh my gosh, makakaya ko bang humarap ulit sa supladong yun? Okay, Jocelyn? Napalunok si Jocelyn. Yes, Miss Jimenez. Good, maganda ang ngiti ni Miss Jimenez para siyang teacher na nakuha ang mahinahong usapan ng isang problemadong estudyante. Nalamay Dr. Almaris ang tisyo ng dalaga, pati na ang punot dulo niya. Akalain mo, ngayon mo lang sinabi nagkita na pala kayo ni Colton Salvador and you really hate the guy ha? Tumango si Jocelyn. Dahil pinagsupladahan nga ho ako, sino ba siya? Naturing ang award ay bastos naman. Iiling-iling ang matandang manggagamot. Baka naman na misinterpret mo lang anak. You know may mga situations ang tao na hindi nabibigyan ng tamang kahulugan ng kapa. It was probably the harmless gesture na pinilakan mo na. Mami, ako pa ang pinagdududahan mong nagkamali. Hindi mo kasi nakita ang bruhong Colton Salvador na yun.
Mayamang talaga. Pinayapa ng ina ang anak. Nagpunta ka ba rito sa klinika ko para maghinga ng sama ng loob o para humingi ng payo? Para ho maghinga ng sama ng loob. Saka ho naiinis nga ako dahil pinipilit ako ng editor namin na interviewin ko pa ang Colton Salvador na yun. Okay, naingay muna sa akin ang problema. What do you intend to do now? Ano pa ho? Kung na-interviewin ang ulo na Colton Salvador na yun. Now that's being professional. Trabaho lang, tama ka. Paano kung isnabin ako? Paano kung hindi? Balik tanong na yun. Muling napumuntong hininga si Jasmine. Huwag lang siyang lolo ko loko, ma'am. Tatarayan ko na talaga siya. Pero gwapo ba ka mo? Mataas na lalaki, maganda ang katawan. May tonong panlukso sa tinig ni Dr. Almaris. Oho, ang mami talaga. Type mo, naku never ho, manigas siya. Inihatid siya ng malulutong na tawa ng ina. Sumakay na siya sa kanyang kotse at iniwan na ang klinika ng magulang. Si Colton Salvador ay nasa International Rice Research Institute sa Los Baños at kasalukuyang abala sa pagsusuri ng pinakabagong rice variety na mismo siya ang nagde-develop. Nung sa rice field siya kasama ang ilang kapwa agriculturist. Napasimangot si Jocelyn bakit kailangan puntahan niya sa gitna ng init ng araw ang brumong Colton Salvador na ito para lang ma-interview. Nag-grant nga ng appointment sa kanyang lalaki pero heto, nang nais ay sa mismong work area niya mga kapanayam. Wait, di ba alam ng brumong ito na damaging effect of the sun sa skin ng tao? Dahil lang sa isang walang konsiderasyong tao, ay nanganganib akong umitim at magka-skin cancer. Wala pa naman siyang nilang payong sa kanyang kotse. Nalimutan niya sa bahay. Para tuloy siyang gagana ang ipinagtatabing sa araw ay ang foldable sunshield ng kanyang kotse. Si Colton Salvador at ang mga kasama nito ay well-covered naman. Naka-long sleeve, naka-sombrerong balanggut, naka-work clothes. Malayo-layo ang nalakad niya. Kasama ng isang security guard bago niya nakita ang lalaking pakay. Kasama niya ito ng tatlo pang kalalakihan. Yun pong nasa dulong kaliwa si Mr. Salvador man, sabi ng gwardiya. Mga 20 metro ang layo nila sa mga agriculturist. Thank you, guard. Ako na ang bahala. Kahit naman hindi ituro ng gwardiya ay kilala na niya si Colton Salvador. Na-memorize na niya ang figura nito on pamanguna nilang pagkikita sa Asiana Intercontinental Hotel. Mr. Colton Salvador, tinawag niya ang nakatalikod na lalaki. Nakalabit na siya rito sa mismong rice field. Nakadaming pa rin sa kanyang ulo ang sunshield. Lumingon sa kanya ang lalaki. Wala siyang ngiting nakita sa mukha nito. You must be the lady who called up for the interview. Ako nga, hindi rin ngumiti si Jocelyn. Tinapatan niya ang kalamigan ng pagtatanong ng lalaki. Your name again? Iris Almeres. Bro, minardin mo pa ang name ko. Jocelyn Almaris, Mr. Salvador. Oh yes, of course. You are Miss Almaris. Parang nagkita na tayo. Gusto niyang sumbata ng lalaki. Oo, nagkita na nga tayo. Inisnab mo ako sa award nights. It was at the awards night ceremony. I was not able to interview you, sabi niya sa lalaki. I remember ikaw ang nagtanong kung anak ako ni Tess Salvador. Ang napansin ni Jocelyn, kumunot ang noon ng lalaki. 10 a.m. ang appointment ko sa Mr. Salvador. Shall we begin? Tumingin sa orasan si Colton Salvador. 9:50 pa, Miss Almaris. Itutuloy ko muna itong work ko. Maghintay ka lang dito. Mr. Salvador, ibibilad mo ako sa araw. Gigil na si Jocelyn pero nagpipigil. Sinulyapan siya ng lalaki. May dahla ka namang shield. Anong problema? Anyway, 10 minutes ka lang namang maghihintay. Ahead of scheduled time ka. Hindi ko kasalanan. Nagbalik na sa ginagawa ang agriculturist. Lalo namang dumilim ang mukha ni Jocelyn. May pakiramdam siyang hindi niya talaga makakasundo ng supladong lalaki.